talot na mga balang. Ika-10 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Puntahan mo ang Faraon dahil pinatigas ko ang puso niya at ng mga opisyal niya, para patuloy kong maipakita sa kanila ang aking mga himala, at para maikwento ninyo sa mga anak at apo ninyo kung paano ko pinarusahan ang mga Ehipsyo at kung paano ako gumawa ng mga himala sa kanila. Sa ganitong paraan malalaman nilang ako ang Panginoon." Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Faraon at sinabi sa kanya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo, hanggang kailan ka pa ba magmamatigas sa akin? Paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, magpapadala ako ng mga balang sa bansa mo bukas. Sa sobrang dami nila, hindi na makikita ang lupa. Kakainin nila ang mga pananim na hindi nasira ng pag-ulan ng yelo, maging ang lahat ng punong kahoy. Mapupuno ng balang ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo. Wala pang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng Ehipto mula nang dumating ang inyong mga ninuno hanggang ngayon." Nang masabi ito ni Moises, umalis na siya. Sinabi ng mga opisyal ng Faraon sa kanya, "Hanggang kailan niyo pa ba hahayaan ang kalamidad na ito na magparusa sa atin? Paalisin niyo na po ang mga Israelita para makasamba na sila sa Panginoon na kanilang Diyos. Hindi niyo ba naiisip na nasa lantana ang Ehipto?" Kaya pinabalik sina Moises at Aaron sa Faraon. Sinabi ng Faraon sa kanila, "Maaari na kayong umalis para makasamba kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero sabihin niyo sa akin, kung sino ang isasama ninyo sa pag-alis?" Sumagot si Moises, "Aalis kaming lahat, bata at matanda. Dadalhin namin ang aming mga anak at mga hayop, dahil lahat kami ay magdaraos ng pista para sa Panginoon." Sinabi ng Faraon nang may pangiinsulto, "Sana'y samahan kayo ng Panginoon kung palalakarin ko kayo at ang pamilya ninyo. Malinaw na masama ang intensyon ninyo dahil tatakas kayo. Hindi ako papayag. Ang mga lalaki lang ang aalis para sumamba sa Panginoon kung iyan ang gusto ninyo." At pinalayas sina Moises at Aaron sa harapan ng Faraon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong baston sa Ehipto para dumating ang mga balang at kainin ng mga ito ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng umulan ng yelo." Kaya itinaas ni Moises ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng hangin mula sa silangan buong araw at gabi. Kinaumagahan, nagdala ang hangin ng napakaraming balang at dumagsa ito sa buong Ehipto. Hindi pa kailanman nagkaroon ng pagsalakay ng mga balang tulad nito sa buong Ehipto at hindi na magkakaroon pang muli. Dumagsa ang mga ito sa buong Ehipto hanggang sa mangitim ang lupa. Kinain ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng mga yelo, pati ang lahat ng bunga ng mga puno. Walang naiwang pananim sa buong Ehipto. Agad na ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Nagkasala ako sa Panginoon na inyong Diyos at sa inyo. Patawarin ninyo akong muli at manalangin kayo sa Panginoon ninyong Diyos na tanggalin niya sa akin ang nakamamatay na salot na ito." Umalis si Moises at nanalangin sa Panginoon. Sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapadala ng malakas na hangin galing sa kanluran. At inilipad nito ang mga balang sa dagat na pula. At wala ni isang balang na naiwan sa Ehipto. Pero pinatigas pa rin ng Panginoon ang puso ng Faraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita. Ang salot na kadiliman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong kamay sa langit para mabalot ng kadiliman ang buong Ehipto." Kaya itinaas ni Moises ang kamay niya sa langit at nagdilim sa buong Ehipto sa loob ng 3 araw. Walang lumabas na mga Ehipsyo sa kani-kanilang bahay dahil hindi nila makita ang isa't isa. Pero may liwanag sa lugar na tinitirhan ng lahat ng mga Israelita. Ipinatawag ng Faraon si Moises at sinabi, "Sige, sumamba na kayo sa Panginoon. Dalhin ninyo pati na ang inyong pamilya.
pero iwan ninyo ang mga hayop. Pero sumagot si Moises, kailangan naming dalhin ang mga hayop namin para makapag-alay kami ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon naming Diyos. Dadalhin namin ang mga hayop namin. Walang maiiwan kahit isa sa kanila, sapagkat hindi namin alam kung anong hayop ang ihahandog namin sa Panginoon. Malalaman lang namin ito kapag naroon na kami. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon, at hindi niya sila pinaalis. Sinabi ng Faraon kay Moises, umalis ka sa harapan ko. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin, dahil kung makikita pa kita, ipapapatay kita. Sumagot si Moises, kung iyan ang gusto mo, hindi na ako muling magpapakita sa iyo.